si Jay Natulan, ang mutihan ng kalikasan. Dahil ngayon ay buwan ng mga tamaraw, tayo ay maglilibot-libot upang alamin kung gano'ng nga ba kataas ang level of awareness ng mga Pinoy tungkol sa tamaraw. Tara! So, alam mo ba yung hugis ng sungay ng tamaraw? Ano? Letter C. Letter C. Ah, actually, ang hugis ng sungay ng tamaraw ay letter V. Uh-huh. So, ano ba ang tamaraw? Ang pagkakalam ko lang po ay tamaraw is originally from Mindoro. Mm-hmm. Para po siyang kalabaw na medyo maliit lang at may balanggo. Wow! Nice. Alam niyo po ba kung ano ang tamaraw? Hindi po. Yun, yung ano parang... Hayop ba yun? Parang, alam nyo ba kung saan siya matatagpuan? Hindi. Ako hindi. Bukid. So far. Ano nga ba yung tamaraw? Ano, kind of parang karabaw. Yun. Family ng karabaw. Family ng karabaw. Yan. Alam mo ba kung saan siya makikita? Sa bukid. Sa bukid. Yan. So alam mo ba kung saan matatagpuan yung tamaraw? Dati po alam mo, pero hindi ko na matanda. Yung pinagkaiba ng tamaraw sa kalabaw, yung tamaraw, yung sungay nila pa letrang B. Pero sa kalabaw kasi letrang C siya. Tapos sa mga tamaraw, yung sungay nila na pa letrang B, pag lalaki, mas malapad. Tapos pag babae naman, mas manipis. Yun. Tamaraw, yun po yung ano, yung parang kalabaw. Alam niyo po ba kung saan particularly ng isla ng Pilipinas? Sa Mindoro. Mindoro, tama po. May premium po yan. Alam niyo po ba kung saan ito matatagpuan? Dito sa... saan na ngayon? Makalimutan ko na. Tamaraw isang... wait. Parang siyang karabaw. Actually po, ang tamaraw po ay endemic dito sa Pilipinas. Particular na po sa isla ng Mindoro. So, ibig sabihin, doon lang siya makikita. Mindoro? Oh, yes! Oo nga pala, tama. Pero wala siya sa Mindanao. Sa Palawan, diba? Oh. Ano so, siya? Apo. Isa siyang endangered species. Whoa! Sabi nila, pag tamaraw daw, mabangis. Territorial lang kasi yung mga tamaraw natin. Apo. Happy Tamaraw Festival po sa inyong lahat. Wag po sila manakit ng hayop po dahil masama po ito. Wag na lang po tayo yung mga hayop na ganun kasi para sa next generation may makita pa sila. Huwag natin pangalagaan yung tamaraw dahil para makita pa ito ng susunod na generation. Ayun nga po, sabi rin po na tayo lang sa buong mundo ang meron tamaraw. So treasure natin yun bilang something tourist attraction na rin po kasi yes. Yun din naman yung kailangan ng Pilipinas, come and go ng mga tourists kasi making money. So, para sa economics din po. Happy Tamaraw Month! Happy Tamaraw Month! Oh, para po sa ano sa mga, especially sa mga kabataan ngayon, mga millennials, diba? Parang konti na lang din po talaga yung nakakaalam kung yung sa tamaraw. So, dapat mas maging ano pa sila, aware sa tamaraw kung ano yung mga kinds and saan matatagpuan, ganun. At sana bigyan nila ng importansya yung ganung species. Thank you. Ikaw po. Ako po, ayan. Ngayon na marami kami natutunan. Sana sa mga kababayan natin, sana maging aware lahat na yung tamaraw is, na endemic na dito sa atin. Dapat bigyan natin importansya yung mga ganung . Sana alagaan natin sila. Huwag natin silang hulihin para at manatili sila sa atin and for the next generation to see how beautiful tamaraw is and how helpful it is to our environment. Preserve natin ang tamaraw dahil para makita pa ng mga susunod na henerasyon at para maparami sila. Sa paglibot-libot natin dito sa Puerto Princesa, nakita natin ang iba't ibang level of awareness ng ating mga kababayan tungkol sa mga tamaraw. Nakalulungkot mang isipin, mukhang mas kailangan pa nating pagigihan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga tamaraw.
Para sa mga karagdagang impormasyon, tumutok lamang sa aming Facebook page na DNR Mimaropa Official. Muli, ako po si Jane Hatulan, ang inyong mutya ng kalikasan.